mga kapuso, please welcome Philippine Pride. Nauna-una ang Miss World ng Pilipinas, Megan Young! Yay! Hello, magandang morning, umaga. Morning, Megan! Welcome back! Magandang umaga. Ayan, oh, after manalo bilang kauna-una ng Miss World na bansa, ano yung mga naging pagbabago sa buhay mo? Siyempre, yung mga charity works mo na dagdaga, no? Ano pa? Yes, well, aside from charity works, which is yung main focus namin sa Miss World, I guess on a personal level, imbis na rubber shoes, heels na yung sorry. Yeah. Dalaga na. Cute naman. Hindi ka mahilig ng heels talaga? Hindi masyado. Ano talaga ako? Very sneaker. Very simple. Sneaker girl. Very simple. So ngayon, syempre, you know, I represent, you know, not only the Philippines, but the world and the other countries that participated in this world. So, it's nice. It's, I guess it's a good thing na nangyayari sa akin to. Kasi at least, okay, ito na siguro yung transition ko. Na-realize ko na. Ito na yung transition ko from Baguettes. Yung leeg mo naman, kamusta? Dahil lagi mo suot yung corona eh. Mabigat ang corona. Okay naman. Well, okay lang naman sa akin. Sanay. I mean, marami naman natutuwa at nagiging masaya kapag suot ko yun. At maraming humihiram siguro ng crown. Bawal! Bawal! Kailangan sabi, sinasabi ko, kailangan manalo muna kayo. Bago nyo masuot. Okay. Iba siguro parang matatransform ka talaga pagka magsuot mo. Iba talaga. Ah, gusto nyo ba? Bibili ko isang divisor. Ay, teka muna, Megan, ano ba yung mga pagsubok na kinaharap mo na hindi mo inaasahan? Gaya na nangyari sa isa Haiti, di ba? Yung sa isang Michelle. Well, to think of it, yun yung parang pinaka-official trip namin for Beauty with a Purpose. Tapos nagpunta nga kami sa Haiti. So, meron kaming plano doon na 5-year project with the water. And pero meron kaming dinaanan na side na trip para makita yung mga bata sa orphanage. So, anong nangyari? Pag akyat namin, nahulog kaming lahat. Lahat kami. Ako, yung mga kasama ko. Sa stage. Uh-huh. Ako, yung mga kasama ko sa Miss World, yung halos 20 na bata. So, it was a really scary thing for me kasi never ko naranasan yung ganyan sinasabi ko nga po na, di ba sa plane nga, takot na takot ako. Paano pa kaya yung nararamdaman mo na nahuhulog ka talaga. So, nakakatakot, nakakaba. Lagapak talaga? Or well, good thing na nahulog ako sa... I fell on my feet. Pero yung mga bata, you can only imagine paano yung nararamdaman nila after yung naranasan nila sa earthquake noon. Parang it triggers it kasi. So, reinforce yung trauma. Ito, Megan, sa lahat ng mga bansang napuntahan mo, ano sa'yo yung pinaka-memorable? Ako, well, in terms of memorable, it really has to be Haiti. Mm-hmm. Kasi iba talaga yung na-experience ko doon. Syempre, yun yung mga ganyang bagay na hindi mo naman inaasahan, hindi mo gusto na mangyari. Kasi ang dami pang magaganda na pwede mangyari sa mga bata. So, bakit? Tinatanong mo talaga sa sarili mo, bakit kailangan mangyari ito? Mm-hmm. And it makes you want to strive even more to help them. Right. Yeah, to help them, a lot of people also. So, ito mga nakalipas na araw, puspusa na din ginawang pagkalat ng mga tulong para sa mga kababayan natin na bikin ng Super Typhoon Yolanda. So, kwento mo naman kami tungkol dito. Well, nagpunta kami sa ilang lugar, sa Samar, Leyte, sa may Iloilo. And gusto kasi namin makita kung ano ba yung nangyaring damage, kung gaano ba kalaki yung damage na nangyari doon. And at the same time, gusto namin makita kung ano ba talaga yung specific na pa pwede yung maitulong namin. Aside from, syempre, nagbibigay kami ng relief efforts with the Red Cross, but we want something na pa pwede na long term na maitulong sa mga bata and most especially, ano ba talaga yung main focus nila. So, nagpunta kami doon, and despite lahat na nangyari, despite lahat ng tragic na nangyari sa mga tao doon, makikita mo talaga na pagdating namin doon, masaya sila. So, nakakataba ng puso na napapasaya namin sila, na nabibigyan namin sila ng magandang inspirasyon. Pero nung nakita mo yung nangyaring ano doon, pinsala, anong... Devastation. Nakakaiyak. Nakakaiyak talaga. It really breaks your heart seeing this condition. Kasi, syempre, nakikita mo lang sa TV minsan kung ano ba talaga. Pero kung nandoon ka, ng personal, talagang, yun talaga yung nagtitrigger sa'yo, nagpo-push talaga sa'yo na, eto na, kailangan talaga may gawin ako para sa kanila. So, Megan, yung sa pakikipag-usap mo doon, ano yung sinasabi mong long-term na kailangan nila? Ano yung, sa tingin mo,
na kailangan tulong nila? Mm. Aside from relief, of course. Yes, aside from relief. Well, syempre yung mga bata, saan sila mag-aaral? Ano ba talaga yung... Oh, natigil nga, no? Yung pag-aaral nila, paano yung mga bata na wala ng magulang, ano ba yung pwede namin gawin para sa kanila? So, maraming factors pa yun na kailangan namin tignan kung saan namin pwede isingit yung tulong namin tulong bilang yun. Beauty with a Purpose. Okay. Ito naman, kailangan ma-maintain mo yung figure mo, di ba? So, meron ka bang mga ikangay diet, ganyan? Ano bang paborito mong midnight snack? I love it! Midnight snack. Well, ang favorite midnight snack ko ay... Siguro, ito talaga, hindi talaga siya healthy, pero favorite ko talaga noon pa yung ice cream tapos french fries. Marami naman akong kaibigan. Yeah! Ay, alam mo, kasama mo sa Miss World, di ba may mga nakaibing kaibigan? Marami rin akong best friend doon. Nakikita mo sa picture. Eh, tinatanong ko, anong diet niya? May diet ka ba? Actually, pagdating sa diet, dati, seafood diet ako. Mm. When I seafood, I eat it. pero ngayon, syempre, kailangan, you've always been slim naman talaga. Pero I think, health-wise, you know, I want to be healthy and feel, you know, on the go and fresh. And when I eat, you know, fresh gulay, fresh na prutas. And I try to stay away from yung mga oily. Kaya nga, talaga, paminsan-minsan lang talaga yung favorite Oy, midnight snack. Teka, Megan, may kasali pa rin yan na magtatanong. Yes, mga taga-barangay San Jose, San Avotas. May tanong sa'yo, Megan. Yeah. Good morning! Sino yan? Hi! Hi! Si Megan pala. Ako, late naman. Anong tanong mo? Megan, kasama ko ngayon si Arman Soriano. Yes, good morning, Megan. Good morning. Tanong. Question. Tanong. Tanong ko lang, dito ka ba magpapasko ngayong... Pasko? Ngayong Pasko? Ngayong 2013? Saka taon na rin, no? Ngayong 24 days na lang. Yes. Actually, yes. Dito ako magpapasko. Dito ako magpapasko. Kasama ang family ko. Pero... Ang tanong ko lang, Miss World, Megan. Kung dito ka magpapasko ngayong taon, paano mo mapapasaya ang mga Pilipino, lalo na ngayong nagkaroon ng unos sa ating bansa? Ay, seryoso. Serious siya. Ito kaya nga po nandito kami sa Philippines ngayon at umiikot kami sa mga nasalanta. Para mapagbigyan po namin sila na isang magandang early Christmas gift na mapasaya namin sila, naglaro kami ng mga bata doon, ng drawing-drawing. So, at least, nakapunta kami doon, alam na namin kung ano yung mas malaking gift ang maibibigay namin sa kanila. Oh, okay. Little things mean a lot talaga. Especially papunta nga lang ito, di ba? Oo. Ito, malayo ito. Isang sakay. Ito, meron pang tanong ating kapuso sa labas ng studio. Good morning. Mula sa Castrillo. Good morning. Anong tanong niyo kay Megan? Wala pa signal niyan. I love you, Miss Ward! Alam ko, busy ka na. Bukod sa pamilya mo, sino pa ang mamimiss mo dito sa Pilipina? Excited ka ba masyado? Merry Christmas and Happy New Year sa iyo. Siguro, aside from my family, yung barkada ko, every year, meron kaming year-end get-together. So, meron kaming special dinner na inahihanda ng mga chef friends ko, mga graduate ng culinary. Maghahanda sila ngayong Pasko. So, hindi ko pa alam kung ano yung menu namin for that night, pero sana... healthy. Ice cream. Fresh fries at ice cream. Huwag na healthy for one night. Enjoy it. Kung kailangan mo na kasama kumain, dito lang kami. Oh, nag-volunteer chef yun. I love you, Megan! I love you too. Okay. Maraming salamat at hanggang ba? Alam ko Igan eh. Okay, mamaya makasama natin si Miss World 2013, Megan Young! Yay! Magbabalik ako ng hirit!